Ikinaalarma ng mga overseas Filipino workers sa epekto ng pagpapataw ng 550 pesos na terminal fee kapag bumili sila ng airplane ticket. Sa Linggo, Pebrero 1, ipapatupad na ng Manila International Airport Authority o MIAA ang nasabing sistema na layong mabawasan ang congestion sa paliparan. May detalye si Gerald Tagbo. Nangangambang iba't ibang grupo ng mga overseas Filipino worker sa epekto ng International Passenger Service Charge Scheme o IPSC. Sa ilalim ito, kasamang babayaran sa pagbili ng airplane ticket ang 550 pesos na terminal fee. Sa Pebrero 1 o sa Linggo na ipapatupad ng Manila International Airport Authority o MIA ang nasabing sistema na layon umanong mabawasan ang congestion sa mga paliparan. Ay kay Carmelita Nukil ng hashtag No2550 Coalition, tahasang paglabag sa Migrant Workers Act of 1995 ang kautusan ng MIA at malaking dagok ito sa hanin ng mga OFW. Nilalaman ng naturang batas na exempted ang mga OFW sa pagbabayad ng travel tax at airport terminal fee. What would stop foreign employers from passing on the 550 pesos in terminal fees to our overseas workers? This constitutes an added cost to the already staggering expenses confronting our overseas workers upon deployment and during their contracts. Naghain ng motion for permanent injunction ang grupo sa Pasay City RTC Branch 109 para hilingin na ibasura ang implementasyon ng IPSC. Hiniling ng grupo sa korte na maglabas ng show cause order sa MIA upang magpaliwanag ang ahensya kung bakit hindi ito dapat i-contempt bunsod ng unang pahayag nito na ipapatupad ng IPSC sa Pebrero 1 sa kabila ng mga naihaing motion. Wala pang formal na desisyon na nailabas ang korte patungkol sa IPSC. After which, the judge ruled that the memorandum circular of the Manila International Airport Authority is not enforceable due to lack of publication. So the actual main case, which is the legality of this memorandum circular in question, has not yet been resolved by the court. Una nang nagbanta ang mga ito na magsasampa ng contempt charge laban kay MIA General Manager Jose Angel Honrado at sa ilang pang opisyal ng MIA sa oras na tuluyang ipatupad ang naturang patakaran. Hinimok naman ni Susan Toots Ople ang mga OFW at kanilang mga kaanak na palitan ng itin na profile picture ang Facebook account bilang tagda ng pagluksa at pagkondena sa pagpapatupad ng IPSC. Bukod dito, wag din anya magdalawang isip na sumulat sa embahada o konsulado para iparating na mga manggagawang Pilipino ang kanilang pagtutol sa memorandum order. Nag-iwan din si Ople ng hamon sa mga opisyal ng MIA. Kung ano yung nasa batas, huwag paguhin ng isang circular. At kung meron ng pagdinig sa kongreso at sa korte, huwag naman pangunahan. Kasi parang pambabastos yun eh. Sinisikap na kunin ng Eagle News ang panig ng MIA sa usapin ng Terminal P integration. Sa Pebrero 9 magkakaroon ng pagdinig ang Senado patungkol sa pagpapatupad ng IPSC. Gerald Tagbo, Eagle News.